Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po. Maginaw po na gabi. Bagamat lahat po ay nakapang-winter na, ay patuloy po tayo maging mainit sa pananampalataya sa ating Panginoon, na kahit gaano kalamig ang panahon sa labas, kahit na gaano kasamang pakiramdam natin, is nandito pa rin po tayo upang mas lalo nating makilala ang ating Panginoon in a way on how to communicate sa ating Panginoon through prayers. So, bago ko po simulan, may tanong po muna ako. Sometimes, do we have struggle to pray? Amen. O, lahat po tayo, no? Kung bago ka man sa pagiging Kristiyano, bago ka man sa pananampalatay, or matagal ka na, talagang darating sa point na may mga sitwasyon sa buhay natin na ang hirap minsan na mag-pray. Or kung magpe-pray man tayo, parang napilitan ka lang, parang hesitant, mabigat ang loob mong manalangin sa Panginoon na hindi buong puso ang binibigay mo sa Kanya. Or parang routine na lang siya, di ba po? So, ang sabi po dito, kahit na strong ka man sa faith, dumarating din sa point na nahihirapan tayong lumapit sa paanan ng Panginoon kasi may mga kanya-kanya tayong rason or kabigatan sa buhay. So, dito po sa na-search ko po is may tinatawag po dito na sometimes Christians are having yung habit po na prayer rut. Ang sabi pong rut, ang spelling po niya is R-U-T. Kung may dictionary po kayo, try nyo pong hanapin kung ano pong meaning nun. Sabihin mo na lang. Sila na. Para magamit po yung mga cellphone nila. Smartphone. Sabi po kasi dito, other Christians get into what might be called a prayer rut, where they find it difficult to break out of their prayerless pattern. Nagiging prayerless daw yung pattern po natin sa panalangin. O kahit Tagalog na lang po para mas madaling intindihin. R-U-T. Ano daw po? Long deep track made by the repeated passage of the wheels of vehicle. Second. Yung magagamit po dito, specific. Noun po yata yan eh. Meron din siya dyan yung verb meaning. Meron dito binanggit na puro eh. Another meaning na naman yun. Kaya hindi naintindihan eh. Yan na po, R-U-T po. Sa kay Miriam, kay Madam Miriam Webster. R-U-T. Rot. Oh, sorry naman po. Rot. Rot. A track worn by a wheel or by habitual passage. A groove in which something runs. Yun din sabi ni Kuya kanina. Ano pa bang sabi po dyan? Yung isa pa. A habit or pattern of behavior. Yun. That has become dull. Productive, but it's hard to change. Yun. He was trapped in a rut and was losing its direction. Ayun. So, malinaw po ba? So, ang tinuha ko po dyan is parang sinasabi nagiging boring na routine. So, it's a habit or pattern of behavior that has become dull and unproductive, but is hard to change. Dal. Ano na lang bagong yan? Tagalog po. Parang walang dal. Walang katorya-toryan. Walang Barbie dal. Parang mafifida, parang nagiging routine or boring na lang. Parang bla 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 ka na lang para makapag-pray ba. So ang sabi dito, wala sa puso. So, sabi dito, sometimes we get in a rut and develop bad habits and need a fresh awakening to our prayers. So, dito po, ang sinasabi po dito, the Bible is giving us advices concerning our prayers. So, ang dami pong commands sa scriptures na it reminding us a lot about prayer. So, sino po mga kapagbigay sa mga previous po nating mga prayer meeting? Kung ano po yung mga usualing mga reminders po sa Bible about prayer? Magbigay na po akong una. Kagaya nung po sa pray without ceasing sa 1 Thessalonians, di ba? Yun din po, pray without ceasing. Other one po sa Ephesians 6,
18, that we should pray at all times. Oh, another pa po, sa Matthew 6:11, ano pong sabi doon about prayer? Matthew 6:11. Marami po kasing verse about prayer sa Bible, di po ba? Pero kukunin po lang natin po yung ilan. Ano pong sabi sa Matthew 6:11? Sino pong makakapag-share? Ayun ba yun? Kasi kinuha ko lang po yung pinaka Matthew 6:11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Araw-araw. So it says din po na we should pray daily. Araw na ito lang sabi nun, hindi araw-araw. Hindi ito po sa atin. Ah, iba-ibang version. Araw na ito lang. Next po. Another one po sa Matthew 6:6. Aside sa mag-pray po daily, another, ano pong another reminder po sa Matthew 6:6? Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. Okay. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpan. Okay. So, amen. So, other way din po, aside from daily prayer, is binibigyan din po tayo ng chance ng Panginoon to have time to Him alone. So, sabi po sa Matthew 6:6. At aside from praying alone in secret sa ating Panginoon, meron din pong sinabi sa Matthew 6:9-13, which is yung ginagawa po natin ngayon. Matthew 6:9-13. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y tuturing na mga anak ng Diyos. 9 to 13. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatang ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabulo? Sure. Opo. No problem. Yan ang mala. Opo. Di ba wala na itong kabuluhan kundi itapon at tapakan ng mga tao? Anong chapter ko yun? Yun na po yun? Matthew chapter 6. 6:5 yung binasa niya. 6:9-13. 5 yung binasa. Oh, kaya pala nahanap ko yung punto, hindi ko mahanap. 6:9-13. Ganito kayong manalangin, yung sabi kanina. Ah, ito. Ganito kayong manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. In short din po, sabi niya po, diba, ganito kayo manalangin. So it means prayer, praying together. So i-shortcut ko lang po. Ang sabi po, we can pray alone with the Lord or we can pray together with other believers. So the Bible says so much about prayer. Bakit nga kaya? Ba't ang daming mga reminders sa Bible about sa panalangin? Palagay ninyo. Yes. I mean, hindi siya pwedeng mawala sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi rin naman pwedeng ang backbone mo, isa lang. So, marami yan. So, ibig sabihin, hindi lang ang panalangin, hindi lang tuwing prayer meeting lang. So, kaya po nire-remind tayo sa Bible na pray without ceasing, praying at all times, praying daily, praying alone with the Lord, and praying together with other believers. Kasi hindi yun kaya ng isang backbone lang, isang buto, kasi marami yan sa likod natin. And then, sabi dito, we should not consider it a mere religious performance, asking how often do I have to do it? Bakit ilang beses ko ba itong kailangan gawin? Ang isipin natin, tulad ng pinapag-aralan natin, ang prayer is conversation natin sa ating Ama.
sa ating Panginoon. Paano ba ang conversation ng isang anak sa isang magulang? Minsan lang ba sa isang buwan? Minsan lang ba sa isang linggo? Di ba po, araw-araw? Kung maaari lang nga, oras-oras. So if we have a love to God, we cannot keep long out of God's company, but we'll be with Him pouring out our hearts to Him. So, meron po ako ditong 3 helpful na reminders para i-remind, para alalahanin natin na mag-enjoy tayo sa presence ng Panginoon. Hindi yung parang naboboring pagkausap ng Panginoon, but instead na puro yung mga hinaing mo lang ang ipanalangin mo, kundi pati pasasalamat sa Kanya. So, number 1, sino pong ginagawa to? Begin every day with God. Sino po ang nananalangin pagising ng umaga? Kagaya po ng sinabi sa Salmo 5:3. Ano pong sabi doon? Sa Awit chapter 5 verse 3. Ano pong sabi ni David doon? Ano pong sabi sa Awit 5:3 about sa panalangin? Paano mo sisimulan ng iyong araw? Kinaumagahan, o Yahweh, tinig ko iyong dinggin. At sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintay. Amen. Sa English po, O Lord, in the morning you hear my voice. In the morning I prepare a sacrifice for you and watch. So ano po yung sacrifice na yun para sa atin? Tulog. In the morning I prepare a sacrifice, yung buhay po natin. Gawin nating testimony yung buhay natin sa buong araw. Hindi lang sa kapwa natin Kristiyano, kundi mas lalo na sa mga unbelievers. Pakikita nila yung pagiging Kristiyano natin. So ang sabi dito, people wake up early to exercise, kumain, pumasok ng trabaho, and so on. And far too easily we begin these activities without a word, maski isang kahit thank you Lord man lang to our Father in Heaven. So ang sabi dito, it's our wisdom and duty to begin every day with God. Bakit nga ba? Why we should begin our day with the Lord first? Ano po, bakit? Why should we dedicate the first part of our day with the Lord? Para malaman mo yung wisdom niya sa buong maghapo. Kasi sabi niya nga, seek the King of Kings and will be saved. Tama. Tama rin po. Ano pa po? Bapay niya nga pinipili. Aside dun. Ako, Ate Rox. Ano, kayo, sa experience niyo po, ano po bang pag sa prayer niyo po every morning, ano po ba yung mga binabanggit niyo sa Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Nagpray ka ng umaga na. Cover niya na buong maghapon. Buong maghapon. Secured ka. Dati kasi ako, bago matulog. So, sa pag-aaral natin, talagang totoo yun eh. Inaanto ka na. Sa, parang wala na talaga sa puso mo. So, ang ginagawa ko talaga, sinanay ko ni sarili ko ng araw-araw. Sa umaga naman yun. Tapos, pagkagising mo sa umaga, yung cellphone ko, ilalayo ko talaga sa kasi nangyayari sa akin pagkagising ko. Madidistract ka, cellphone. Nakapay ko yung cellphone. Gising, good morning, Irene. O, ganon. Ilalayo ko muna talaga dyan. Amen. Ako rin po, based on experience ko din po, trinay ko po yung gabi. Kasi mas punong-puno ka ng pasasalamat pag yung gabi ba. Kasi maalala mo yung buong mag-araw mo, thank you Lord, nakaligtas ako sa ganito, ganyan, safe kami nakapag-duty. Pero darating talaga sa point na minsan matutulugan mo ng manalangin, na parang bigat naman sa loob mo na hindi mo natapos yung panalangin mo, nakatulog ka, hindi ka man lang nakapag-amen kay Lord. Yes Lord, Abba Father, tulog na kaagad. So ang pre-practice ko rin po bago ang physical na pagkain, ang ginagawa ko, bubuksan ko yung Our Daily Bread na libro. Or kahit yung sa mobile po, meron din pong Our Daily Bread. Magbasa po ako doon, tapos ipapanalangin ko kung ano yung binigay na mensahe sa Our Daily Bread ng Panginoon. Kasi mas maganda nga po, mas parang mas fulfilled ka ng Holy Spirit kapag sa base na experience ko po, parang imbis na sa buong araw puro mga negative thoughts ang nasa isip ko, inuna ko na po ang panalangin, I entrust everything in the Lord. Sa buong mag-araw, I surrender it all, Lord. Ang lahat ng gagawin ko, I commit it to you. Ganun po. So, ang sabi po dito, in the morning, we should give Him fresh thanksgiving and fresh meditation on His beauties. In the morning, as we prepare for the work of the day, let us
commit it all to God. Ngayon po, number two, aside sa begin po natin ng ating araw-araw sa panalangin, we should also spend every day with God. Sabi po sa, ano pong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, 17 to 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 to 18. Chapter 5 verse 17. Oh, 1 Thessalonians po, chapter 5 verse 17 to 18. Huwag kayong magsama sa panalangin, yun yung nabanggit mo na kanina. Oh, yun po. Pasalamat Diyos sa pangalan ni Jesus ang lahat. Ang bangyayari sa buhay ko ang ibig ng Diyos. Yes, amen. Yun po. Thank you po Kuya Lito. Ang sabi po doon, pray without ceasing and give thanks in all circumstances. Kung maganda man ang epekto nito ng circumstance sa buhay mo or hindi, we should give thanks to the Lord. For this, bakit daw po? For this is the will of God in Christ Jesus for you. So, hindi po siya parang, pwede bang manalangin ka ng tuloy-tuloy na walang katapusan? Pwede ka bang manalangin sa lahat ng circumstance sa buhay mo? Hindi po tinanong ng Panginoon, kundi kinumad niya po ito. So we should, it's our responsibility to obey the Lord, to pray without ceasing and give all thanks in all circumstances sa Kanya. So sabi po dito, wherever you go or whatever you do each day, sabi po yung previous na napag-aralan po natin sa kay Kuya, sa pamagitan ni Kuya Alex, yung sa James 5:13, na if you are sad, manalangin sa Panginoon. Kung masaya ka, praise to God. Amen po. So, kahit na anong circumstance po sa ating buhay, sabi natin parang napaka-theological naman o parang napaka-ano naman yan, parang madaling sabihin, ang hirap gawin. Pero sa Panginoon, walang imposible. So, sabi, it covers all part ng life natin sa buong mag-araw, buong araw. Pangatlo po, so, we should start our day with the Lord. Hindi lang po doon, but we also need to spend the day with the Lord. Ano pong panghuli? Palagay po ninyo. Ano pong panghuli? Po. Ano panghuli? The end. The end? So, sinimulan na natin ang araw na sa na may panalangin sa Panginoon. Tapos, we spend our day with the Lord. Ano pong susunod? Oh, the end. Gabi na. Di ba po? Number three. So, number three, ang sabi po dito, close every day with God. Ano pong sabi sa Psalms chapter 4, verse 8? May sinabi rin po dyan. Psalms chapter 4, verse 8. Ang ating paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Amen. Sa English po, in peace, I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. So, just as we begin our day with the Lord and spend the days with God, you should also close your day with the Lord. Na may pasasalamat sa Panginoon. Na parang alalahanin po natin, let us be aware na lahat ng kinakain natin, every drop ng tubig na iniinom natin, yung gamot na iniinom natin, yung bawat hakbang na ginagawa natin sa trabaho, pag-uwi ng bahay, at saka po yung hininga po natin, it's a mercy from the Lord. Kaya hindi tayo mauubusan ng pasasalamat sa Panginoon sa araw-araw na buhay. Sabi po dito, we should be thankful for the end of the day as God's provision of rest, for a place to lay your head, and for the health of body and peace of mind, which allows you to sleep. So, ang huli ko pong katanungan, so ano nga po ba ang solusyon kapag wala kayong ganang manalangin? Manalangin. Kasi ganun yung narinig ko to sa isang pastor na napanood ko. Yun yung pinanghawakan ko, kaya talaga na ano sa pananalangin yung kailan ka ba dapat manalangin pagka ayaw mong manalangin. O, yun. Parang yun nga rin pong title ng ano ko eh. When I don't want to pray, what will I do? Pray. Kung ayaw ko mag-pray, anong solusyon doon? Mag-pray. Kasi prayer begets prayer. Prayer causes a
prayer. So there are things that we can do to help fix. Ano po yung kuya? Ano yung gumutan niya sa limot, ala-ala. Ah. Yun po, parang ang tips po dito is yung simulan mo simple step day by day po. Simulan mo ngayong gabi, manalangin ka po ng short prayer sa Panginoon. Tapos try niyo po manalangin ng kasi kung hindi niyo sisimulan, paano kayo makapagsimula? So try niyo po sa umaga, yung di po po nagawang manalangin every morning po pagising, try niyo po kasi unti-unti yung habitual prayer maglilid din siya sa habitual prayer. Pero prayer with a heart po. Hindi po yung parang kagaya po ng sinabi ko na parang tatanungin niyo ilang beses ko po tong dapat gawin sa buong araw. So hindi po dito pinag-uusapan yung bilang ng panalangin. Yung parang ayan, nakarami na ako, nakatatlong panalangin na ako ngayong araw o nakawalo akong panalangin. Ang pinaka-importante din po dito is parang ang sinasabi po dito, we should remember our Lord before tayo magsimula ng araw at sa buong mag-araw at bago po matapos ang araw. Kasi po dati, based on experience ko po, nakakapanalangin lang ako ng mahaba tuwing prayer meeting lang. Ganun ako noon. Kaya ang ginawa ko po, pinush ko talaga ang sarili ko po. Yung parang halimbawa po dito, bago tayong manalangin po, di ba meron tayong call to worship na song. Ang ginagawa ko po noon sa bahay, bago po ako manalangin, para mapush ko po yung spirit ko na manalangin, sisimulan ko po muna sa isang awit. Yung awit na maglilid sa akin ng prayer. Pero hindi po ibig sabihin na puro awit lang ang pakikinggan ko. Through that po, sisimulan ko ng manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Ganun po. Or, yung kagaya po ng ginagawa ko rin po, imbis na yung cellphone ko, tignan ko kung may message, kung may chat sila kay, titignan ko po yung apps na Bible. Di ba meron po doon daily verses na sinishare? Opo, na may mga daily bread din doon. Na limilimiin po natin yung verse na yon. And through that po, pwede natin masimulan natin. Kahit 5 minutes lang hinihingi ng Panginoon sa pagising po ba natin ng umaga, magpasalamat tayo sa bagong lakas na physical at spiritual sa pag-iingat ng Panginoon sa buong gabi. Ayun po, sa bagong kalakasan, sa bagong araw. Yun lamang po. Yes po, kuya. Masasagot po yan ni Kuya Rito. Kaya na po ba ang isa o anong panalangin na wala sa puso? Panalangin na wala sa puso. Napipilitan. Wala sa puso yun. Yung ano po, parang by force lang siya talaga. Yung by force lang po, kuya. Ano po ba yung kabuuan ng ano mo, yung statement mo? Encouragement po ba o reviewing? Nasa inyo po, reminders po. Yung ano mo, kuya, yung tanong mo dun na wala sa puso. Siguro yung nakikita ko dun, kuya, yung may nagpe-pray siya, hihingi ng tawad sa kasalanang nagawa niya. And then gagawin niya ulit. Yeah, correct. Magiging muna natin ang subject, halimbawa. Yun, magiging yun ang subject. Oh, sige po. Objective. Kaya nga, tinatanong mo ano bang halimbawa ng panalangin o wala sa puso. Magbigay nun ng objective sa subject. Panalangin na wala sa puso. Sa music industry, parang... Bindang, anong problema nun? Parang ang ano ko rin pong pwedeng halimbawa dyan is, dito po, umaawit ka ng... One time, na may na-review na ano, parang wala sa ayos yung nakaraos. Yung pong umaawit din ng... Pwedeng sa panlabas, maganda ang... Pwedeng sa panlabas... ano yun? Pwede sa labas, makikita mo ang ganda ng panalangin niya. Napaka-linis. Or sa pag-awit, napakaganda ng boses. Pero hanggang boses lang. Hanggang uso lang. Pero yung nasa loob niya, hindi talaga para sa Panginoon yung yung awit niya, kundi para lang sa kanya. Or sa panalangin rin po, 'di ba? Usually kung sa group prayer meeting, hindi siya nanggagaling sa sabihin kung mas concerned siya sa masasabi ng nasa paligid kaysa sa mararamdaman ng Panginoon. Yung parang kailangan maganda ang panalangin ko ito kasi nakikinig sila.
So, hindi rin po yun mula sa puso. E, nabanggit pa sa Bible na manalangin kayo ng katulad sa bata? Nabanggit? Na inosente, yung totoo, mula sa puso. O, bakit na? Paano natin po pwedeng pagkain? I mean, paano natin siya ahalin tulad sa panalangin? Simple. Yung simple pero may puso. Parang yun po yung sa acts din po, yung parang adoration. Thank you, Father God. Tapos may confession. Yung simple lang po. Ako parang bata mo na lang. Isa bata kasi. Di ba yung isa bata? O oh, sige po. Yung bata kasi, kung ano yung talagang nasa gusto niya, sinasabi na. Niya. Kung ano yung laban ng puso niya, sinasabi niya. Hindi katulad natin na medyo may pag-iisip na rin na pag may prayer partner ko, minsan chinachani pa kung ano lang yung sinasabi. Kaya maganda rin yung quiet time talaga na pag kasi pag quiet time ka, one-on-one kayo ni Lord. Ni Lord. Lahat masasabi mo sa kanya eh. Lord, patawarin mo ako kasi ganito ako kanina, ganyan ako, ganito ako. Pero pagka alam mo, kami ni Kuya Lito, magka-prayer partner kami, yung mga ganung bagay, hindi ko masasabi yun kasi maririnig ni Kuya Lito. Baka malaman ni Kuya Lito na ganito ako. Yun, yung ganun. Hindi katulad sa bata, pag yung bata talaga, pag gusto niya, gusto niya. Nagsasabi ng totoo. Yun po siguro, Kuya, yung ano na, yung... Malinis, walang bahid. Malinig. Kaya yung karakter kasi ng bata, di ba, ano, malambing yan. Oo, malambing. Ano yung tingin ko sa Panginoon, hindi alambing siya. Tapos ako nang hindi ka. Sabi pag matanda na. Nabukulan na lang. Kayong bata ano kasi? Pero may isang bata. May tiwala siya sa kanyang ama, di ba? Sa kanyang ama. Na humingi, kaya may gusto siya. May tiwala siya na ibibigay tayo na. May 100%. Kung tayo magpipray, let us trust God. Na alam natin na kaya niya magbigay. Paano na lang humingi natin. Bata, matanda. Oo. Kasi sa atin din, parang sa mga matatanda, sa atin, minsan papanalangin natin, we surrender it all to you, Lord. Pero sa loob-loob natin, ano lang, some. Pero ang bata kasi, kung magtitiwala siya sa kanyang magulang, sa kanyang ama, talagang full 100% na trust, pagtitiwala ang binibigay niya. Sa atin kasi papanalangin natin, pero mamaya kinakabahan na naman tayo, nag-worry na naman tayo. Yun nga, naalala ko yung sa mensahe last Friday ni Kuya Bernard, na pag inalay mo na sa Panginoon, you cast all your care sa Panginoon because He needed it for His glory to be mapakita, ang glorya ng Panginoon. Huwag mo nang bawiin na para ipapanalangin mo ulit. Once na surrender mo na ng buo dapat. Pag sinabi mong buo sa Panginoon, buo dapat. Walang reservation. Ayun po. May dagdag pa po. Paano naman yung tagad-tagad ng Kristiyano na ayaw pa rin manalangin? Pinipilit pa rin manalangin mo. Sample yung... Basta lang pinipilit ko. Kanina po pinapangit si Kuya kasi. Ang tanong is kung talagang genuine siyang tumanggap. Tataka lang ako parang bakit ko manalangin. Pinipilit pa. Parang pinipilit. Pag sa group. Or halimbawa sa pag oras ng pagkain. Mga ganon. Basta pagka ganun sa pride kasi ko ya pag nahiya ka raw manalangin sa tao, ang tao pinitingnan. Tinitingnan mo. Kasi dapat hindi tayo mahiya manalangin. Kasi pag nahiya na tayo, ang tao ang pinitingnan natin. Dahil nahiya tayo sa mga katabi natin. Baka may nasabi sila, sabihin, oh, pangit ka manalangin. Mm-hmm. Sa Panginoon hindi tinitingnan yun. Puso. Yung puso. Ate Roxy, may experience ka? Meron akong gustong i-share na about sa meron kasi pagkakataon sa buhay natin na pag nag-pray tayo, tapos parang biglang, Lord, hindi ko na gagawin to. Oo. Ayoko na. Gusto ko talaga magbago. And then suddenly, after ilang araw, magagawa mo na naman. Tapos biglang mako-question na. Yung parang wala namang visa yung panalangin ko eh. Hindi to, huwag po natin kuya mga ate, huwag natin iisipin na ganun eh. Uh-huh. Kasi unang-una, may power po sa loob ng panalangin natin. Sabi mo may authority. Anong nangyayari lang kasi talaga, yung kalaban, hindi siya pumapayag na magtagumpay tayo eh. Kumbaga, anong nangyayari, binubulungan tayo ng kalaban at
natatalo tayo minsan, ganun tayo eh. Kala natin, walang bisa yung prayer natin, pero ang totoo nun, natalo tayo yung kalaban eh. Hmm. Ang ano kasi, di ba, spiritual battle nga yun pag nagpe-pray ka. Pag nagpe-pray ka, bigla kang, parang bigla na lang, mawawala ka sa, ano, mawawala. Or means, madidistract ka ba? Parang may may naiisip ka pa. Eh. Spiritual battle sa ganun eh. Gabi. Gusto mong manalangin pero inaantok ka na. Or may ibang nasa isip mo. May kalaban dun eh. Matulog ka na lang. Huwag ka nang ano, bukas ka na mag-pray. Pagising mo kinabangan. Wala na. Pray, late ka na. Oh, late ka na. Kala natin walang kalaban. Hindi, pero meron po talaga eh. Meron talaga ano eh. Nangyayaring labanan talaga eh. So ang nangyayari talaga, nasa atin talaga. Kasi may ano tayo eh. Meron tayong, sabi nga nasa Diyos ang awa. Nasa taong gawa. Talaga yung gawa eh. Kung hindi tayo magaan, kung hindi natin siya sa puso, wala rin talagang mangyayari. Kaya kailangan, hindi, yung sinabi ni Ate Rox na sanayin talaga yung sarili. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung sinend kong video doon sa chat group natin, yung nagbe-beatbox ako sa kalsada. Yung comment ni Irene na, ala, yung pakali ni Alex, nagbumagano na. Napaisip ako, sabi ko, ano? Kaya pala ako gumagano na doon, kasi nasanay na ako dito, lagi akong kumapadyak dito. Ganon din po sa prayer, pag nakasanayin na talaga natin, na ano, na lagi natin ginagawa talaga, at lagi na, parang sa magulang natin nga, pag lagi natin kinakausap ang magulang natin, yun, ano natin, na magiging ano talaga natin eh, routine, mahal natin sa buhay natin, oo. Kahanap, hindi ka na hesitant na lumapit. Na, parang kakausapin mo lang yung magulang mo pag may oras kailangan ka, pag may oras ka. Parang ano, dali na pa. Pag natapos, mag-try yung darabo. Hindi lang po yung tayo. Wala ko sa numero. May sarili din silang ano. No worry. Mayroon pa pong dagdag. Kailangan ba sa prayer may nakapatawaran? Oo, oh, po. Kailangan pa, kailangan. Anak, hindi kasi ako familiar sa ano po eh. Hindi ako familiar sa verses. Pero, paano pakikinggan ng Panginoon ng panalangin mo kung hindi mo muna i-confess ang mga kasalanan mo? Kailangan ka kada prayer mo magkasamaan. Oh, di ba sa first time mo na eh? If we confess our sin, He is faithful and just. Pagka walang kapatawaran, sasabihin hindi sasagutin yung prayer mo. Hindi, hindi siguro yung kapatawaran. Kasi ang una talaga sa ano eh, humihinga mo ng tawad bago ka manalangin. Tsaka lahat pinapatawad din. Naalala ko rin po sa James. Naalala ko rin po kasi sa ano eh. Naalala ko rin po sa James, pero hindi ko po maalala yung... 3 nails plus 1 crucifix for David. Ah, di ba? Meron. 3 nails for David. Oh, di ba? Ano yan? Ano yan, kuya? Jesus. Tatlong pa ayun po, yung sa... Tatlong pako siya, diba? Tatlong pako, tas isang cross. Nakalimutan ko na lang po kung anong sa James 1. Sa James 1 po. May ano po... May confession. Confession. Kasi meron pong ginawang halimbawa si Lord sa James na bago ka humarap sa humarap or manalangin sa Panginoon, kung meron kang kasamaan ng loob, kung meron kang nakasakitan na kapatiran, iiwan mo muna yung alay mo sa altar, balikan mo ang kapatid at humingi ka ng makipag-ayos ka or humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Pero Roxanne, parang yung confess ka ng confess at gawa ka pa rin ng gawa. Yun yung sinasabi ni Kuya Alan kanina na maaari yung pag nananalangin siya ng hindi ano sa puso niya or natatalo siya ng kalaban. Isang halimbawa yung Kuya Alex na halimbawa si Ate Elsa may nagawa si Ate Elsa na kasalanan na hindi niya iniinga niya ng tawad sa Lord. Pero patawarin mo ko. Talaga yun laman ang puso ni Ate Elsa, humingi siya ng tawad. Hindi ilang araw, nagawa na naman niya. Dahil yun sa kalaban eh. Hindi naman yun dahil sa ano ni Ate Elsa. Kasi ang kalaban Kaya nga po ang sabi, pray without ceasing. Patuloy ka sa panalangin kasi hindi titigil ang kalaban sa isang panalangin. Sabi sa lang. Luke, nasa simple pa rin tayo. Luke 22, verse 14.
lagi kayong manalangin, para hindi kayo madaig ng puso. Ayun po. Anong-anong? Go! Chapter 22, verse 42. Paano pag may tumutok siya na? Doktor mo. At saka pag guilty ka, kung nalang kagawa ng kasalanan, parang mahirap mag-pray. Diba? Pag guilty, isa yun din sa struggle. Struggle mo yun para, oh, nakagawa ko ng kasalanan, ano lang. Yun, bakit may confession? But may confession. Kaya may confession. Kasi kung hindi ka mag-confess talaga, mahirap manalangin. Manalangin. Mahirap mag-pray. Kailang may confession. Saka hindi siya makakarating. Kaya nga, kunyari, nanalangin ako, pero gano'ng confess, makakarating. Amen! Sendo? Si! Kunyari, nalangin ako, oras na yun, hindi ako hindi nakapatawaran, sasagutin ba yun? Gano ba? Kasi may mga short prayer, meron ding mahabang prayer po, di ba? Yung Acts, Ate Elena, yung ano, yung, di ba yung napag-aralan natin, yung una yung adoration. Adoration, confession. Kaya hindi rin, you know, that's hindi rin mawawala talaga yung confession talaga natin. So yung tanong ni Ate Elsa, kung sasagutin ba ng Lord, di ba yung sasagutin niya ng Lord? Dito? Wala namang panalangin na hindi sinasagot ang Panginoon. Ayun pala. Di ba kailangan, di ba may yes, no, tsaka wait. Paano mo na naman na wait yun na? Hindi pa dumarating. Ah, dali na yes, ha? Hindi, dikada. Pag sabi mo, mag-stack ka na. Come to me. Pakasagutin niyo. Kailangan po. Dikada, 10 taon mo lang pinag-pray. One by one. Sino pong magsisimula? Ano kasi prayer ka without answer? Sising. Oh. Pag hindi sinagot ni, ano, ni God, it means you have something, ano? Something wrong. Something wrong with you. Yung kahit sa 10 taon mo na siya pinag-ibig. Kailangan muna kasi baguhin natin sarili natin. Mauna sa magsimula sa sarili. Kasi faith, dapat yung faith may action din. Hindi naman pwedeng Lord ganito po ganyan pero naka wala kang ginagawa. May tinatawag na wrong prayer. Hindi sinasagot ni Lord kasi nga yung motibo mo hamak ka pa sa pinipray mo ganun eh. Kumbaga nandiyon ka sa sitwasyon na yun, pero hinihingi mo na mabago, pero ang Diyos hindi niya sinasagot dahil hindi ka para doon isa. Parang nung previous ko rin po na exhortation, ano yung mga rason kung bakit hindi, I mean, hindi ganun kasincere ang ating panalangin? Una, yung motibo ng puso. Pangalawa, ano pa po yun? Ang pangalawa, may doubt ka sa Panginoon, para kang alon na sumusunod lang sa hangin, na wala kang 100% na tiwala sa Panginoon, may pagdududa ka pa rin. Another po doon is yung poor relationship natin sa kapwa natin. Isa rin po yun na kailangan nga po, isurrender muna natin sa ating Panginoon yung mga kasalanan natin at humingi ng kapatawaran sa kapwa natin. And ano pa po yung nandun? Yun po. Kaya may mga rason kung bakit hindi nakikita ng Panginoon yung sinseridad natin sa panalangin. Tapos yung langit tayo, yung acceptation dati ng Kuya Alex, yung sa James, gamitin sa kalayawan, hindi rin sinasagot ng Panginoon. Yung motibo, kung anong motibo ng puso mo. Yung motibo, mauna talaga yung sa puso. Ano pa po? Kung nalangin tayo, kung pinapanalangin natin yung binibigay ng Diyos, kasi mas may mahigit na ibibigay sa parang sa'yo. Amen. Kasi naalala ko rin yung exhortation ni Kuya Chris na ang Panginoon is a God of yes and God of amen. Kasi para sa atin, kaya nasasabi nating ang sagot ng Panginoon is no, wait, at saka oo, ngayon na. Kasi yun yung perspective natin. Pero ang Panginoon talaga is, kung titignan natin ang perspektibo ng Panginoon sa bawat sitwasyon, ang sagot niya sa mga panalangin natin is yes and amen sa kanyang mga pangako. Yun lang po. Sino pong makakapagbasa nung ano? Sa Tagalog, kasi ito po English sa akin, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 17. Sa atin na iskin ko ba? Kasi pwede rin po itong may ano eh. 2 Corinthians chapter 1. Oo, may dinadala pa po.
Second Corinthians chapter 1 verse 17 to 22. Sige po. Ako ba'y nagdadalawang isip nang balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo ay pinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang oo. Hanggang ilan ate? Hanggang 22. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humihirang sa amin. Nilagyan niya kami ng Kanyang tatak at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang Kanyang mga pangako. Ayun po. So, we have a faithful God nga po sa Kanyang mga pangako. Ang tanong nga po dito, bakit po ba yung maplano nyo, yung pinapanalangin nyo po ba sa Panginoon is para po ba sa glory niya? Makikita ang glorya niya or para lang sa pansarili, by flesh, yung parang pansarili lang po na motibo. So, tandaan daw po natin na ang ating Panginoon, ganun din po dapat tayo. We are Christians of yes and amen sa Panginoon. Yun po. Baka may ma-share pa po kayo. Kaya po nagsasabi tayo ng... will natin na masusunod. Kasi pag will na masunod, na distraction ang puntaan natin. Kung will ng Panginoon, sigurado tayo. Yun po. Pag sinabi natin amen, ano ibig pong sabihin nun sa tuwing nananalangin tayo? Agree. Ah. Eh, paano po yung, ano, yung nananalangin siya pero parang sa biglang wala sa puso? Una nasa puso, tapos biglang... Sa bibig lang daw wala. Sa bibig. Sa bibig lang, parang pula-pula. Hindi pa na sinasabi ni Kuya Alam kanina. Oo, parang wala ka rin pinagkaiba yung salimbawa ni Jesus Christ sa mga Pariseo na they are religious, mga kilala silang mga matataas na religyoso, pero hindi nila alam yung tunay na salvation. Parang pag nananalangin sila, ano lang, murmur lang. Parang wala lang. Yun po. Parang routine lang, tradition lang, pero wala sa puso. Oh, yung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, paggalang na handog sa akin ng bayan ko, parang babaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso bumubal. Mm-hmm. O yung pagsamba nila, ginagawa na walang kabuluhan sa parang utos ng tayo, tinutong utos ng may kapal. Amen. Kung kahit na gaano... Hindi galing sa puso. Na yun, wala patinggan ng Panginoon. Ngayon, ganun bagay kasi ikaw lang anak. Ikaw lang din lang nakakaalam eh. Saka yung Diyos. Mismo, ikaw din makakaramdam kung kibla-bla-bla lang yung prayer mo. Ikaw din mismo. Kaya po marami po talagang reminders sa Bible about prayer kasi alam ng Panginoon na isang struggle ng isang buhay Kristiyano ang panalangin. Kaya ang dami rin po niyang reminder sa atin about sa prayer sa Biblia. Marami pong mababasa. Katulad po ng mga shiner po natin. Yun lang po. Ano pa? Ano eh, sabi ni Kuya, nanalangin ka na rin lang din. Bakit hindi mo pa? Boss. Ano, di ba? Nag-iimport ka pa. Dati talaga, aminado ko yun. Lahat naman tayo, sobrang, aminado. Sobrang nababadoyan ako talaga, totoo yun. Pero matutuklasan mo sa sarili mo eh. Saka may guidance talaga ng, ng Holy Spirit, 'di ba? Sabi nga, sana ba 'yun sa ang verse na 'yon na ang sabi kung hindi man natin alam manalangin, nandiyan ang Holy Spirit to teach us how to pray.
kung paano natin simulan. O, sige. O, sino po po? Alata talaga sa... O, hindi. Hindi alata ba? Depende sa siguro sa... Ano ba, kung titignan natin ang bawat kabatiran dito ngayon, bukos, si Kuya Paul, ano to, manalangin to, 2 times a day, ay, gano'n. Ay, hindi. Si Kuya Paul. Ako. Wala. Sa week. Wala na nabanggit. Hindi mo ano. Sabi ni Elsa kanina, ang akala niya nga daw sa akin, na hindi ako... Nananalangin. Bakit Ate Elsa mo nasabi yun? Kasi ngayon nakikita ko sobrang aggressive. Hindi, ba't mo nasabi dati na... Physical na lang, Ali. Tsaka siguro sa pakikisama mo, siguro yung mga salit. Kasi ano mo, ay pag-pray mo yan, sister. Kasi lumalabas nito yun sa declaration mo. So, halata sa halata. Pero dati... Wala. Dead one. Ano yung Kuya Paul? Ano yung Kuya Paul? Kung hindi mo makikita. Do not judge according to appearance. Kapag ikaw titingin kasi mismo sa... Appearance. Ay, tumapan na yun. Yung pala hindi. Hindi mo kailangan tanongin nyo. Kapag naglalaman na kayo, hindi maganda yun. Kasi parang ako, makanalangin ako sa sabitin ng mga sito. Ayaw ko kanalangin. Mag-iayaba ka ngayon. Yan ang ibig sa parasis nang, di ba sabi niya, Jesus Christ. Yung mga parasis kasi, pag nakikita nila sa mga self-righteous. Oh, self-righteous. Gumaga na siya. Sabi ng Lord, sabi niya, they worship me in their lips, but their heart is far away. Far away. Kaya ako lang talaga sabi. Dapat, yun nga po, dapat reminder din sa atin na hindi tayo dapat maging kagaya ng pariseyo. Na umaattend tayo every Friday or every mga Bible study. Makikita natin mukhang mga self-righteous ang mga kapatid. Pero, alalahanin natin na hindi nga sa labi nagaan ng Panginoon kung anong naririnig niya, kundi kung anong nakikita niya sa puso ng nananalangin. Yun po. Okay. 1, 2. Yung ano, sino pa po? Sila Ate Irene, tsaka sila kayo Bernard. Napag-usapan namin doon nila kayo rito kanina. Yung mag-asawa... Pagkasama natin sa fellowship. Oh, mga mga puwela, oh, ganoon. Mga puwela lang. Si Ache, grabe, laging pala mo mataray. Pero pagdating na ng service, makikita mo sa kanila kung gano'n sila kaano sa ano. Kaya yung sabi ni Kuya Paul, hindi mo rin talaga masasabi sa isang tao na ay, ito si Kuya Lito, mo po na nanginig. Oh, si Kuya Chris, hindi mo po na sa physical. Kasi, yun nga yun sila, ano nga, hindi mo masasabi ang ano ng isang kapatiran hanggat hindi mo siya na, ano nakasama sa service eh. Paano mo rin talaga. Doon mo makikita. Kahit hindi mo siya kasama sa service, huwag tayo mag-judge sa tao talaga. So, ang ano rin po, dapat maging ano rin par nagiging halimbawa natin sila or maging inspirasyon din po ba sila sa atin na hindi sila magsisimulang hindi ma-inspire tayo sa panalangin nila, 'di ba? Parang siksik ang panalangin nila pag once nagpray sila. Nagsisimula yan by praying alone with the Lord. Parati nating isipin na nagsisimula yan sa sarili natin. Secret communion sa Panginoon. Kagaya nga po dun sa sinabi sa Matthew 6:6 na binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon na manalangin na kasama lamang siya sa kwarto na tahimik, walang distraction, itabi ang mga gadget. Ayun po. Magsisimula po doon kasi based din po sa experience ko, biglang yung mag-pray ka na sa pagkain, Ate Rox, hindi ako parang kinakabahan kasi ang totoo, hindi talaga ako nananalangin ng ano, ng pagkain, ganun. So, magsisimula talaga sa bahay, sa sarili. Ayun po. Tapos, mabibuild na yung confident niya na parang, oh Lord, ako na po magpe-pray sa pagkain. Oh Lord, ako na po magpe-prayer sa prayer meeting. Mga ganun po ba? Matagal ko nga.
Meron pa nga nagtago nun sa silong ng lamesa eh, nung tinawag yung pangalan eh. Kaya pag nasawasawa mo, nanalangin eh. Sa akin, pagka-alitin niya talaga ako, na... Yung pa, na-excite ka. Doon talaga, para sa akin kasi blessing siya. Blessing. Yung sa Kuya Chris, Kuya Alex, ikaw na mag-exert sa mga niya. O sige po, talagang, ano kasi, opportunity yun para maano rin talaga yung ano mo eh. Pero kung, pagka, Kuya, operatory ka sa Friday ah, ano ko eh. Hindi, baka madlit ako eh. Ang daming rason. Wala ka tulog yan. Pagka nga ganito yung sabi, merong mga... Pag-chat, ah, operatory ka. O sige, sige. Kasi ano yun eh, opportunity of blessings para sa atin yun eh. Kasi, privilege. Kasi, kaya kayo tinatalaga kasi nakikita nila na meron kang, tawag ito, meron kang, may nakikita sila. Yung leader o yung nagtalaga sa'yo, kaya kanya, hindi ka naman basta-basta ita talaga kung hindi ka pa ready. May nakita sa'yo yung kuya natin, kaya tayo yun. Nalala ko yung isang mensahe ng Pastor Ed Lapid. Kaya doon sa sign up, hindi ba yung study, di ba? Okay, ikot tayo doon. Sabi kasi doon, kung umpisahan mo raw, kasi natatakot magsimula, pumasok sa ministry, o sa pagpapres, pagtuturo, kasi baka doon magkamali. Kahit umpisahan mo yan, after 20 years, magkakamali ka pa rin. Umpisahan mo yan, after 2 years, ay tama mo na yung mga dapat ka tama. Yun yung umpisa lang eh. Tapos lahat naman talaga eh. May simula. Umpisa, hindi naman talaga as perfect. Pero along the way, sabi nga, after 2 years, may mga bagay ka na siya na nakapag-adjust. Yung mali mo, na itama mo. Oo, kasi nasimulan mo. Oh. Pag di mo simulan, di mo lagi na may tama. One. Kailangan talaga simulan. Simulan na natin. Oo, oh, one. Nasama sa pre, mga kapatid, yung sa Thursday, yung matan. Kasi mag-i-exert doon sila ko yung Bernard. Sa group, may Christmas party sila. Pagsama sa prayer niya, maging ano kasi parang 150 person. Wow. Yung sa kumpanya ng matan. Dami. Mag-i-exert si kaya Bernard, so isama natin. Hindi po. Maging matanong siya. Okay? Saan ba tayo, pre? May ano kami, may... Parang naulit na to ah. Ano po, mayroon pong... relay na lang. May habol pa ako na tips. Based po sa experience ko po ah. Kasi dati, di ba pag utusan, o ikaw sa offertory. Ganun. Ang ginagawa ko dati, maghanap ako ng, sa internet, sample ng prayer. Doon ako nagsisimula. Hindi naman po masama magsimula na maghanap ka ng sample na prayer sa internet. Or sa Google. Kung hindi mo alam talaga kung paano masimulan. Guide. Pero the best talaga na hindi ka masanay na may binabasa ka parati. Dapat yung manggagaling sa puso. At paano magsisimula? Simulan mo sa yung sarili every morning. Simulan niyo po mamaya. Kasi sa akin noon, di rin ako maraming alam na Bible verse. Pero ang ginawa ko, may notebook ko ako. Every morning, may iba-iba akong verse na ginagamit. Halimbawa, 1 John 1:9 gagamitin ko ngayong morning. Tapos sa susunod na araw, may bago po ulit akong i-incorporate na isa pa po ulit na verse. Aside pa po dun sa 1 John 1:9. So, maganda rin po na halimbawa yun na mayroong kang naaalalang mga verse sa Biblia. Kasi, hindi po para sa benefit mo lang po, para sa mga loved ones mo, sa mga kaibigan mo na ma-share mo din po sa kanila. Yun lang po. Okay, one.